Magandang umaga po sa inyo lahat. We are happy that this morning a Filipino company is going to engage in a agreement with the NDRRMC, Office of Civil Defense, to help in the disaster risk reduction and management endeavors. The Tao Corporation is a Filipino-owned company engaged in the supply chain business. Their main product lines are fast-moving consumer goods, health and wellness, telecoms, and commodities. They believe in the power of the human spirit, and it is this shared belief that the company is supporting the Philippine mission to Japan. Aside from donating relief goods, Tao is making available its technical resources, including satellite communications equipment, for the smooth operation of our contingent in Japan. Tao considers this as the first step towards a long-lasting partnership with the government, with the NDRRMC and Office of Civil Defense in its efforts related to disaster response and management. So we welcome from the bottom of our hearts the Tao Corporation in its effort to assist all of us in our risk reduction and management activities. Thank you very much, Director Ronald I. Flores. After this, there will be an open question and answer session. So to present the sponsored items, may we call on Mr. Ruben Kapunan, Director of Tao Corporation, EOC. Good morning, everyone. This is to formally endorse our donated material to the NDRRMC for their Japan mission. So aside from our relief goods, we are making available our technical resources including satellite equipment, radios, and also we are providing each team member with a duffel bag containing personal protective equipment and winter clothing. So with that, sir, we are very much honored to be of service to this government. Thank you. Thank you very much, Mr. Ruben Kapunan, Director of the Tao Corporation, EOC. For his remark, may we call Mr. Jun C, the CEO of Tao Corporation, and I think he will be represented by the Tao EOC spokesperson, Ms. Sherry Cristal. Of course, all the team members who are here. In behalf of Jun C, who unfortunately could not be here today, we just would like to express and actually impart to everyone who is actually here today and who are watching your broadcast on screen that we want to call out that the Tao community is a private group of companies who would like to support or have their utmost and heartfelt support to the Philippine government, of course, in terms of rescuing the kababayans natin dun sa Japan and, of course, all the other humans that are in need of those who can provide help. So we would like to call out, of course, everyone who is viewing this and who are here right now, if there are any or if there is any form of help that you can actually extend, be it just as a private individual, a private belonging to a private company, or even those who just can share a little something to our friends and kababayans who are in Japan and to our friends and kababayans here in the Philippines, please do so because every single help counts. Prayer, equipment, text even, that will definitely help. And for all the private communities out there, private corporations similar to the Tao community, we are actually taking a step forward in behalf of all the private constituents out there. We do need help. We definitely can help. So please step forward as well. And we send out our prayers, of course, to all our brothers and sisters who are in help in Japan. And this is in support, of course, of the Philippine government and everything that is being done, together with Operation Bayanihan 2011-01. In behalf of the Tao community, thank you so much. And we would like to open our arms, of course, whatever kind of help also that we can provide. Thank you very much. Okay, thank you very much, Ms. Sherry Crystal. May we hear the remarks of the Executive Director of the NDRRMC and Administrator of OCD, Yusef Benito T. Ramos. I'd like to
Register my sincere appreciation to Tao Corporation on behalf of the Filipino people. We have already finalized our preparation and the coordination with the government of Japan. I am just waiting for the go signal. Nagbawas po kami ng tao aside from the contributions made by other line agencies of government. Ito nga ay marami na nagtagsaan na ang suporta dito. Ang problema ko na lang kung paano ko dalhin doon dahil iisa yung C-130 natin. Kaya nagbawas kami, embes na 46 yung papunta sa Japan. By this time, ang mas kailangan na ng ating mga kapitbahay sa Japan ay yung suporta sa pagkain, mga kumot, and other food and non-food items. Yung DSWD ay nagbihay po ng worth 1.2 million na food and non-food items. Kaya nandito kami ngayon sa final preparation dahil yung space sa aeroplano plus itong ibinigay ng Tao Corporation. Makita niyo na nandito sa likod. Bukod dito ay ang importante na naibigay nila yung SAT food. Kung paano ko makontakt, there should be a smooth flow of communication from Japan at saka dito sa Operation Center ng NDRRMC. So maraming salamat sa gesture ng support na ito, hindi lang sa amin, sa government, kundi yung private organization kagaya ng Tao Corporation. Ulit-ulit ko lang ang aking masasalamat sa Tao Corporation and other, yung may gininto ang puso ng mga Pinoy. Ito, kapitbahay natin, alam natin na maski walang disaster na nangyari sa Pilipinas, yung gobyerno ng Hapon ay tinutulungan tayo, lalo na ito yung JICA, yung Japan International Cooperation Agency na tumutugon sa pangangailangan natin kung may calamity na nangyari sa Pilipinas. Maski walang calamity nandito, patuloy yung government ng Japan. So gusto lang natin ito na ipakita naman na sa kanila na tayo ay marunong din tumugon sa pangangailangan ng ating mga kaibigan, lalo na yung kaibigan natin na mga Hapon. Maraming salamat sa inyo na. Thank you very much, sir. Well, at this point, I'm glad to open the floor for your questions. Good evening, please. Yes, Aya. So, can I confirm, how many na ang pupunta doon kung hindi na 46 na mga pupunta? Nauna na. So, may 10 po, bali 28 po lahat dito. 18 yung magagaling dito. Kasama dito sa mga yung mga relief goods na isasakay natin sa C-130. Makita ninyo yung mga piloto nandito. Technical people, kung kaya nila lahat na ikarga ito, palagay ko hindi nila maikarga dahil sa dami ng nagtagsaan na yung mga suporta na galing sa gobyerno natin at sa kayong private organization. So, galing sir yung sampu? Well, ito yung mga team leaders ng rescue teams natin, DFA, lalo na. About 3 days ago, nandun na sila. So, mayroon akong magandang coordination doon paano talaga yung kailangan doon para akma dito sa capability ng rescue teams. Sir, clarification, aside sa rescue and retrieval operation, magre-relief operation din kayo sa Japan? Yes, ito na nga yung mga gamit kasi yan ang request ng yung sa embassy, that the relief operations is also important for us. Hindi lang yung sa search and rescue, dahil dami na ang mga bansa na tumulong sa gobyerno ng Hapon. Sir, may consider na doon sa... Wala pa po. At hanggang ngayon ay yung ina-assess pa nila yung situation na doon. So, hinintay ko lang ang consignal ng ating pamahalaan. I will take you from the Secretary of National Defense and the President of the Republic of the Philippines. Yusek, kasama yung tawa at yung DSWD, ilang worth of relief goods? Hindi ko alam kung ilan ang makasama ito. Basta yung DSWD, ayan ang pinakamalaki. Nandito yung sa OWA, nandito yung record namin, these are all accounted for, these are all in kind. So makita po ninyo, nandito yung record. Pwede mo tanong yung tao kung magkano? Nandito yung tao, pakisagot lang. Magkano yung word no ating? Okay, yung tao kasi is composed of a number of companies. No? So when we called out to the other companies, hindi naman kami nagbigay ng exact amount. No? So I will not be able to answer yung how much talaga. But just to give an idea,
That's about 3,000 water bottles, no? 1,200 eggs. Eggs. Yeah. And then about 2,000 plus cup noodles. And then 1,000 cans of assorted canned goods. No? And then some candy and coffee. No? So aside from that, yung 14 duffel bags, no, for each person sa contingent. No? So in the duffel bag, meron yung sleeping bag, thermal underwear, some vitamins, some for the rescuers, and then mga personal protective equipment. No? Would you mention the first? Okay, we were told to prepare three kinds of gloves. No? This will be used in tandem with the radiological suits, no, that the government will provide. So the first layer is the cotton gloves. Second is yung dishwashing gloves. No? And the third layer is industrial and chemical retardant gloves. No? So naka-duct tape yan to ensure na hindi papasok any radiological material. No? Can you give us an idea what are the... They are the main ones lang, the main ones. There's a company called Negabia, no? There's a company called JRNR. There's a company called Altus, no? For communications. And then there's Thai Dharma. Ilang members? We are about 30 companies under Tau Corporation. 30. 30. Also, it's a group of companies engaged in humanitarian work? No, actually, yung Tau Corporation last year, in preparation nga for natural disasters in the Philippines, no, we initiated the formation of the Tau Emergency Operation Centers. No. So, kaming team dito, we are responsible for the operation of the Emergency Operation Center. So, it's basically like a private 911. No. So, initially, our intention was to serve the Tau companies. No? But because of recent events, we felt that it was necessary to assist the government. No? So the resources naman are there. So the group decided, okay, let's donate some material and let's make available our expertise. No? You said, sir, 11 days after the disaster, what's keeping the Japanese government from giving their approval para makarating yung team natin? Ito lang nga, kasi 92, sabi mo nga sinabi ko, last 91 na bansa yung nag-offer ng assistance. So far, 17 ang tinanggap nila dahil ina-assess nila yung capability dahil yun nga, kung pupunta tayo doon, yung hindi tayo magiging problema nila. Ngayon nga ako na doon, hindi nila na-assess nito na there is nothing there. Walang pagkain, no water, no nothing. So, nagkaroon sila ng problema kaya tayo ina-assess nila yung capability natin. So, sa ngayon, kaya that's the purpose why we have an advance party there. So that akma yung sa capability, hindi yung papunta doon, hindi pala kailangan. Kagaya nung nauna, yung aso, hindi na kailangan ngayon yung aso. May capability tayo niya. Yung medical responders, ang dami na doon, so hindi na kailangan. Mas kailangan na ngayon yung relief items, kakunti na lang yung search and rescue. So, ulitin ko lang ha, yung tanong ninyo kanina, nandito na, kararating lang, yung Department of Labor and Employment sa Overseas Workers Welfare Administration. Nandito na yung assorted biscuit, 229.3 kilos in 30 boxes. Assorted canned goods, 235.8 kilos, 15 boxes. Bottled water, 2,740.0 kilos. 200 boxes ito, overall, total 3,205.2 kilos ang dinonate ng overseas Filipino workers. Yung sa DSWD, 1.2 million equivalent ng food and non-food items. Ito, walang monetary value, basta boxes na ito overseas to workers Filipino. Workers sa welfare administration. So sir, kung dadating yung team natin doon, may gagawin pa naman? Maraming gagawin. Remember, there are still about few thousands missing. Ang na-recover na ngayon,
according to some reports, yung 8,000. Eh, ang dami pa ang mga missing. So, we do not discriminate whether they are Japanese or Filipinos na missing. So far, that's the report that we got. Pag-landing sa Japan, yung pabalik dito. This is being arranged by the Philippine Embassy sa Tokyo. Kamusta na sir sa anong ninyo ng DFA? Ano na daw ba ang magiging set-up balik in case na since Japan, ba rin nagbibigay sa atin ng busit na for our rescue team? Kasalukuyan pa rin ngayon ang coordination nila doon sa government of Japan. Kaya this is for DFA to do my function here is just to prepare in case we are already ready. So, ang purpose lang dito yung hindi pa ako sigurado kung itong mga relief items na ito ay maikarga ko lahat in one count. Anyway, kung mag-decision yung government natin na pabalikin yung C-130, then yung iba na relief items din ikarga ulit and then pabalik, karga na naman ng ating mga kababayan pabalik dito sa Pilipinas. Sir, bakit tumatagal considering na kailangan yung retrieval operation? This is not for us to determine, it is the government of Japan. You said given na handles na yung binibigay na mas kailangan ng Japan, do you think mas malaki yung probability na magbibigay ng go-signal nila? May malaki yung probability na magbigay sila ng go-signal dahil dito sa relief items na i-donate na. Pero are you going to communicate with other private sector groups also para mas maraming magbibigay ng assignment? Yes, ito nga. Marami na, nagdagsaan na. Maski hindi ako bigay ng request sa kanila, ay marami nag-signify intention to support us. As far as Davao, yung ang daming saging doon, kung parang ikakarga sa C-130 yung saging, kung ibargo po ito, mahilog na papunta doon. Tatanggihan pa mga ito dahil makita mo yung response ng Pinoy, yung Pilipino, hindi lang dito sa ating bansa, kundi pati sa kapitbahay natin. Gusto ko silang pasalamatan ngayon. Ngayon lang taksaan ang suporta sa atin. Maybe we have just a breakdown. Sa 18 na ilan yung SAR, ilan yung medical, ano? Ito ay composite na ito dahil yung dami nga nito, marami nga ang medyo nagtampo dahil hindi mabawasan. Everybody wanted to go there. Kaya nga ito yung Solomonic solution. May capability na yung Bureau of Fire Protection, Coast Guard, yung Army, yung Pasig Rescue, Makati Rescue, SBNA, pati ito, yung tao. Kaya baka hindi ko na ma-accommodate yung maski isang tao lang dito. Pati media, huwag kayo magtampo kung hindi kayo sasabit doon sa C-130. Dahil sa dami nitong karga, huwag lang kayo magtampo. Marami naman kayong mga representative na nandun sa... Okay lang. So, the best effort that we can provide. Sir, isang follow-up lang po. Sir, PAL has offered to ferry yung mga goods niya kasi di ba, running out, they don't have fuel, they don't have food. So, bakit pa tayo naghihintay pa ng goods niya from the government? So, we can send our embassy there so that they can distribute our food. Nandun na yung sa embassy personnel natin. We are running out of personnel there. Dahil sa dami na kami, we are simply overwhelmed. Ito nga, yung maple ito kasi yung diplomatic relations natin, hindi ka basta-basta pupunta doon because of some political implication. Dapat maintindihan natin ito. Kagaya ko dito, kung tayong na bahat dito, ang dami rin na yung humanitarian assistance sa OCHA, yung United Nations,
ubusin ko muna ito, yung sa akin, because of yung mga tawag ko dito, yung national pride. Oh, wala na kayong katanungan? Sir, yung bang binigay nila are these perishable? Kasi since we don't know how soon, when, what will the center? Sasagutin. Yeah, some of these items are perishable, no? Pero in case hindi matuloy ito or madelay, we intend to donate this, no? In fact, yung 11 boxes ng bread, nung nakita namin na mag-expire siya this Thursday, 2 days ago, pinabigay na namin sa mga orphanage. So this will not go to waste. No? In case hindi ito dalhin doon, there's still a lot of ways we can distribute this. No? The rest of the items man dito, long life, no? Like yung mga canned goods, and then yung mga cup noodles, no? Medyo matagal pa kayo. Sir, ilang satellite equipment kami pa ito? Okay, we will be bringing 2 satellite phones, 2 beacons, no, that satellite internet connections, and then 3 satellite GPS trackers, no. So in case people have to go out on the field, the command post in Japan will be able to monitor the whereabouts of these roving teams, no. So yung satellite communication will also be linked here. So lahat ng movement and information coming from Japan will be centrally sent dito. So you said when you set up natin ganun. So if ever na magkaroon tayo ng team sa Japan, paki pag-coordinate din directly dito sa inyo sa OCD. Opo, dito sa Office of Civil Defense, this is the focal point. The effort of our government revolved, of course, to this office. There should be no other organization, private or government, that will not be coordinated in this office, because this is the focal point. We will go there not as in individual or private groups, but under one flag. Isang bandila tayo, yung Pinoy. I do not care kung ikaw ay government or private organization, we should be going there on a mission under the Philippine flag. Yung sec, yung sinadala yung 2-man advance, ano na po yung output na binibigay? Marami na ang output dito. Makikita ninyo mamaya, nandito na. Open ito sa website. Yung mga communication natin, coordination nandito sa website ng NDRRMC, i-open po lang ninyo. Yung coordination dito is already voluminous coordination. Okay, is there a time for 2 questions, please? 2 more questions.